Hello guys, welcome to my YouTube channel. So sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano palakasin yung signal ng globe nyo. So kita nyo yan sa akin, 1 bar lang. So i-change ko yan, at least pumalo yan ng 2 bars, 3 bars dahil medyo malayo ako sa, na medyo nasa kabunturan ako, nasa bukid ako, is mahina talaga yung signal, hindi ko yan mapu-fall. Pero sa inyo, baka nasa lungsod kayo or nasa city, so okay, kaya niyang punuin, pero ito sa akin is hindi. Kaya ko lang is mga 2 or 3 bars. So, sa mga alam na ito, is alam nyo yung nagbago na si globe, hindi na natin ma-access yung dati. So, kailangan nyo lang natin mag-login, username at password. So, sa mga hindi pa alam, yung username at password nasa likod ng modem nyo, sa wifi nyo, tingnan nyo lang yung default niya is user at yung password is may yung may at. So login niyo lang. So sa mga alam na ito, ang technique na to, ang ginagawa natin dati is quick settings lang, tapos next next, tapos pag change natin to ng frequency is yan. Tapos i-click natin is hindi na natin nakikita ngayon. Noon nakikita natin yung mga band or yung mga frequency, pero ngayon is hindi na. So, ang ginawa ko, mayroon akong dinownload na file sa internet, tapos in-upload ko dito sa ano to, sa system na to. Tapos na-unlock yung admin setting niya. So, pag click ko 'yan, makikita ko na. So, paano ko ginawa? Ituturo ko sa inyo kung paano ko ginawa ito. So, sa mga bago diyan na hindi pa ito alam, so ang gagawin lang natin dito is i-uncheck lang natin, tapos pili tayo kung saan malakas yung signal natin. Sa mga hindi pa nakakaalam, sa mga nakakaalam na nito, alam na nila yung technique na to. So hantayin lang natin yung magbago yung signal. Yan nagload na, tapos 1 bar pa rin, hindi nagbago. So lipat tayo sa kabila, so uncheck natin to, kabila na naman. Yan. So ang mostly ginagawa nito is dito sa unang band, may one signal, tapos gagamitan natin ang speed test para malaman natin kung gaano kalakas yung band at or yung frequency na to. Yun, pumalo na sa second bar. So, sa mga bago dyan, is, ang technique is gamitan nyo ng speed test. Yan, speed test. Hindi na lang signal ko, nasa bukid kasi ako eh. Yan, naghina nga. So yan, speed test. Every frequency or every band, i-speed test nyo, tapos listan nyo sa papel kung gaano kalakas para may comparison kayo pagkatapos. So yan, punta tayo dito sa band 28 kung gaano kalakas. So ang gawin nyo lang, maglista kayo kada band or kada frequency para pagkatapos nyo ma-test lahat, doon kayo sa may pinakamalakas na signal. Doon kayo mag-stay. So mga sa mga alam nito kung paano to, teka lang, wait. Ituturo ko sa inyo mamaya kung paano ko in-unlock itong admin settings na to. Kung paano to nang numbas to. Ayan. Walang signal yung band 28 ko. Ito tayo sa band 3. Kung mayroon ba dito. Ang hina. Ang hina. Ayun. 2 bars lang. Medyo pangit kasi yung panahon dito. Medyo maulan. Kaya hindi nagbabago. So stay lang tayo dyan. Ayan. So, paano ko nag 1 bar. So, dito tayo sa 42 to. Pumalo to ng 2 bars kanina. Okay? So, paano ko ba ginawa to? Paano ko ba in-open to? Paano ko ba in-unlock yung admin settings na to? Dahil kapag testing nyo yan sa inyo, dito sa device setting, click nyo, tapos advanced settings, ang mangyayari is ito lang yung nakikita nyo. Itong DHCP. Wala, hindi nyo makikita to. Tapos, paano ko ba ginawa? So, ang first gagawin nyo is, click nyo yan sa description. Makikita nyo itong mga link na to sa description. Pili lang kayo, Mediafire or Google Drive. So, pariha lang yung file na da-download nyo to. Either dito kayo sa Google Drive or sa Mediafire. So, click nyo lang. Tapos, pupunta kayo sa download file. Yun, ang hina talaga. Ang hina. Baka sa inyo dyan mas malakas kasi nasa city kayo or sa lungsod. Ako is medyo nasa kabukiran ako eh.
click nyo lang download. Tapos magda-download na siya. Media, ayun, nagda-download na. So dito naman sa Google Drive, paano ba i-download ng Google Drive? So click nyo lang yung Google Drive. So ipapakita ko lang sa inyo yung kung paano i-download, no, either yung Mediafire or yung Google Drive. So either isa lang yung i-download nyo. Wag, hindi ko naman sinabi dalawang i-download nyo. Kasi pareha lang yan. Pareha lang yan na lamad. So ipapakita ko lang kung paano i-download. Either hindi nyo gusto yung Mediafire, gusto nyo yung Google Drive. So kayo na bahala mamili. Medyo matagal talaga. Now, medyo may katagalan. Punta tayo dito. Click natin yung band locking. Makikita natin. Dito natin makikita yung mga frequency. Uy! Wala! Palit kaya tayo. Palit tayo ng band. Medyo mahina siya. No service pala. X-Men, walang internet. So yun, meron na. Tapos refresh natin. Hina. Tingnan natin, marami bang nakapasok sa internet, no? Yun, meron nga. Ito iPhone. Black natin para malakas yung signal natin. Ayan, meron kasing gumagamit. Ayan, fresh. Okay, yun, baka nag-download yun or naglaro ng mobile app. Yun, dito sa Google Drive is click nyo lang tong download button, tapos mag-start na siya na mag-download. Maya-maya lang nalabas na yun dito. Tagal naman, wala kasing cutting tong video na to, tapos upload ko na ito sa YouTube, walang cutting. Well, medyo tamad akong mag-re-rendered na naman. So gusto ko is tuloy-tuloy na lang tapos upload agad, so walang cut na mangyayari. Tagal. Lipat. Saan ba tayo lilipat? Ayun, nag-download na. Yan. Nag-download na, oh. Tapos, pagkatapos mag-download ng isa lang, kahit saan, doon, is punta kayo dito sa firewall. Yan, firewall. Tapos, firewall backup. Click nyo itong firewall backup. Tapos, dito na, browse. Yan. Saan nyo yung download. Hanapin nyo lang yung na-download nyo. Ito yun. Ay, na-click na. Wait. So, ito yung dalawa. So, either nitong dalawa, kahit ano dyan, pwede. So, yan. Click natin yan. Tapos, update. Yan, mag-re-restart yung device nyo. Yung wifi nyo. Mag-re-restart. Hintayin lang nating matapos. So dahil nga walang cut tong video na to, so makikita nyo talaga kung gaano siya katagal mag-restart. Okay, hintay lang. Natulungan ko dyan, natulungan ng video na to, paki-subscribe naman para makatulong kayo sa video. So, you're log out. So, automatic naka-log out tayo. Please log in again. So, required niya na mag-log in tayo ulit. So, yun. So, log in tayo ulit. Username, password. Log in. Tapos, makikita niyo na yung sa device settings, tapos advanced settings. Yun, makikita niyo na to. Meron na yung sa inyo kung na-success na yung pag
update. So, click nyo lang tong bands locking. Yan, makikita nyo na yung mga frequency na dapat yung pagpilian. So, sa mga bago dyan na hindi pa alam yung techniques is, click nyo lang itong isa, tapos speed test, tapos listan nyo yung gaano kalakas yung internet sa papel. Tapos, ulit, i-uncheck nyo to, tapos click yung band 28, apply, hintayin lang magka-signal dito, tapos speed test ulit, tapos listan nyo sa papel, yun, hanggang apat, ma-test nyo yung apat, tapos yung pinakamalakas is yun, doon kayo mag-stay. Okay? Sana may natutunan kayo sa video ito, so pakihit naman ang subscribe button kung natulungan kayo ng video ito. Salamat sa inyong lahat. Bye-bye.